Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang pananahimik sa wakas TV host na si Willie Revillame, tila pinakinggan na rin ang panawagan ng taong bayan na tumakbo bilang senador sa 2025 midterm election. At sa naging pahayag nito, tila binasag ang katahimikan, hindi man direktang pinangalanan. Ngunit ayon sa marami sa ating mga kababayan, tila sapul sa katotohanan ang mga ilang buhayang mambabatas sa Kongreso at ang kasalukuyang administrasyon ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, hindi man raw ito abogado, hindi nakatapos, pero ang purpose dapat ng taong naninilbihan sa gobyerno ay dapat may mabuting puso at hangarin para sa mamamayang Pilipino. Marami na di umanong nagagawang batas at mga taong pabalik-balik na sa loob ng gobyerno bilang mga politiko, pero ang buhay ng ilan nating mga kababayang mahihirap ay hindi naman nababago. Matapos maghain ng opisyal na Certificate of Candidacy bilang kandidato sa pagkasenador sa 2025 midterm election, kung saan tila nagulat ang ilan sa ating mga kababayan dahil kung ating matatandaan noon, tila nagdeklara na ito na hindi para sa kanyang mundo ng politika. Ngunit ngayon, tila pinatunayan ng veteran TV host at senatorial aspirant na si Willie Revillame sa mamamayang Pilipino, lalo na sa kanyang mga kritiko, na puso ang dapat pagbasehan sa tunay na pagtulong sa kapwa Pilipino, dahil aanhin mo raw ang katalinuhan ng isang tao kung tila magnanakaw lang raw sa kaban ng bayan ang ginagawa nito sa pamahalaan. Tila sinabi rin ito sa kanyang pahayag na di umano'y katulad na lamang raw na mga nasa posisyon ngayon na tila puro awayan at pataasan ng ego na lamang, hindi na nakikita ang totoong problema ng bayan, kaya't lalong naghihirap ang mamamayang Pilipino. At kung makikipag-away umano ito ay para sa mahihirap nating mga kababayan at hindi sa pansariling interes lamang. Dahil ang tunay umano na pakikipagkapwa at serbisyo sa publiko ay ang tunay na nilalaman ng iyong puso at hindi na kailangang diktahan pa ng sinuman. Ang tila matapang na pahayag na ito, na ayon sa ilan sa ating mga kababayan, ay sumapol ng buong katotohanan sa ilang mambabatas sa Kongreso at sa administrasyon ngayon. At ayon pa sa kanila, sa Senado at Kongreso, pag matuwid ka, ayaw nila pagkakaisahan patalsikin. Ganyan kabastos ang pag-uugali ng mga politiko sa atin. Tutuusin, hindi naghihirap ang bansa natin. Politiko lang nagsasabi at ang midyang bayaran. Sabihin nila ang totoo na hindi naghihirap ang Pilipinas. Kung naghihirap, bakit nakakautang pa tayo ng malaking halaga? So ibig sabihin, nababayaran sa bulsa lang kasi napupunta sa mga mayabang at bastos na politiko. Nag-away-away pa sa Senado. Hays, nakakaawa sa mga susunod na henerasyon. Mga politiko, matuto naman kayong matakot sa Diyos. Huwag puro sa bulsa. Disente nga kayong manamit, pero ang puso nyo puno ng kapalaluan. Tama yung sinasabi ni Willie, mas nakakatakot yung sobrang matalinong ganid na mga senador kasi mahirap silang hulihin sa mga korupsyon nila kasi nakakalusot lagi. Che, tsaka hindi naman mangmang si Willie. Hindi lang siya kasing talino na mga tusong senador. Si Willie, makikita nyo siya ay stricto sa kanyang kapwa, lalo na sa kanyang empleyado. Pero ito ay sa kanilang ikabubuti. Yan ang dapat sa ating bayan. Paguhin na po natin ang pagpili sa mga tatakbong senador. Kumuha naman po tayo ng nababago. Baka sakaling ang bayan natin ay magbago, kalimutan na po natin ang mga trapo. Puro lang po pang personal interest at korupsyon sa gobyerno ang mga ginagawa. Tama ka Kuya Will, katulad ng nasa Kongreso ngayon, lagi na lang in aid of legislation. Pero ang totoo, in aid of tamba para sirain ng mga Duterte. Hindi naman bulag ang mga Pilipino, marunong din kaming tumingin kung sino ang mas nag-iisip ng ikabubuti para sa bansa. Hindi yung puro na lang ayuda na ginagawang tamad ang tao. Madali lamang yang maubos. Paano yan mapapakinabangan ng susunod na henerasyon? At bakit ang isyu ngayon sa Kongreso at Senado mukhang sa mga Duterte
Duterte ang wakas. Bakit? Dahil sila ay matutuwid kaya sinisiraan nyo. Hindi lang puro talino, dapat samahan din ang puso para balanse. Dahil ang totoong pumapatay sa pag-asenso ng Pilipinas ay ang pansariling interes ng mga nanunungkulan, korupsyon at ang ganid sa kapangyarihan. Unquote. Nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway, ego, pagalingan, eh hindi naman ho ganun ang pagsilbi sa bayan. Dapat busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan, lalo-lalo na mahirap. Kung makikipag-away ako sa Senado, makikipag-away ako para sa mahirap. Una sa lahat, ako po si Wilfredo Bendia Revillame, yan ang tunay kong pangalan. Pero kilala niyo naman ako sa pangalang Willie Revillame. At ako pa ay 64 years old. Siguro hindi na ako kailangan mag-explain, hindi na ako kailangan magpakilala sa inyo. For 21 years, meron akong daily show, tanghali, hapon, gabi. So, kumbaga, naging parte na ako ng buhay ng mga Pilipino, lalo-lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola, yung household. Yun lang ako. At nandito ako ngayon. In fact, meron akong live show ngayon, nagpaalam mo na ako. Ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5, naka-feed ho kami ngayon sa show, at yung mga nanonood ngayon doon, nagpaalam mo na ako. Sigurado, nagsisigawan ngayon doon yun, at wala ako, walang kantahan, walang sayawan, walang hep-heporay muna, walang putukan, at walang Wheel of Fortune. Pero, may mas malaking hangarin, at may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Okay, at 2 minutes, siguro, maganda, mga tanong na lang, para masagot ko na kagad yung mga tanong. Okay, sige po. Unang tanong, kanino mong galing? Tagalog okay. Na lang para mas maintindihan yes, ating mga kababayan. Rhea Fernandez from TV5. Mm-hmm. Pahiram po ng propa mo. Go, Rhea. Hi, sir. Good afternoon. Rhea Fernandez, TV5. Hi, over Rhea. Here, sir. Willie na lang. Huwag lang, sir. Sir Willie, you mentioned you have a show sa amin, TV5, Will to Win, no? So the next question is, what happens to your show if you are vying for a Senate seat? Anong mangyayari po dun sa Will to Win? Sa pagkakaalam ko, sa rules ng COMELEC, until February 10, pwede pa ako mag-live show. So I still have 5 months na makakapag-live ng 5 to 6:30 sa TV5, sa Facebook na meron kaming followers na 17,300,000 at 8 million sa YouTube. So pwede pa ako magtrabaho, pero pagdating ng February 11, mag-i-stop na, and that will start the campaign. So you know, and then, pag nanalo, pag pala rin, at pag pinag-alob ng Diyos na ako ay makapaglingkod ng tapat at walang halong pag-iisip ng masama sa aking mga kasama, ebe ako pa'y babalik, like the Senator Tito Soto, na may Ibulaga pa rin. Yun lang. Sir, one additional question po. Ano pong nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagka-senador? Because going back to your previous statements, hindi nyo po nakikitang tatakbo kayo sa sabak sa politika eh. Yung mga nakikita ko, away. Awayan ang awayan. Mga edukado, ang tingin nila sa mga artista masyadong mababa. Kami may magagandang kapuso para sa ating mga kababayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat namumuno sa anumang local government, mabuting puso ang meron ka. Ang dapat mong inisip lagi mga kababayan mo, marami ng batas na ginawa, marami ng mga presidenteng dumaan, marami ng senador na dumaan, pero yung buhay natin mga kababayan mahirap, nababago ba? I think, yun ang pinaka-importante eh. Poverty, yan ang pinakamalaking problema natin. Yung mga batang nangangarap na mag-aral, pag wala ng pera, hindi na natutupad ang pangarap. Yung mga nanay at lola at lola natin na may mga sakit, alam mo, for 21 years na ako'y nasa daily show, laging ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat. Pimbili ng gamot, Willie. Yung asawa ko may sakit, Willie, pero pang matrikula ng anak. Puro lahat ng iyan ang nadidinig ko for 21 years sa mga kababayan. For 21 years, yung mga magbumbulong sa akin ng ganyan, hindi naman ho na bago ang buhay eh. Sa mga marami na nagsilbi sa ating bayan, wala akong sinasabing, ibig ko lang sabihin, dapat hindi lang batas ng tungkol sa batas ng mga kung saan batas. Batas ng mga mahihirap ang kailangan natin. Paano magbibigyan ng magandang buhay ang ating mga kababayang mahihirap? Mga batang nangangarap na walang pambili ng libro, walang sapatos,
walang pang matrikula. Yan, yung mga lola at lola na nanay natin na walang pambiling gamot. Yan, lagi yan ang reklamo nating kababayan. Dapat sa Senado, may batas para sa ating mga kababayan. Saka ako, parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway, ego, pagalingan, eh hindi naman ho ganun ang pagsilbi sa bayan. Dapat busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan. Lalo-lalo na mahirap. Kung makikipag-away ako sa Senado, makikipag-away ako para sa mahirap. Okay, thank you po. Okay, Mr. Gerard Nabar, Pamalaya. Sir, good afternoon, sir. Sir, two questions lang, sir. Sir, you've been on top of the surveys or if not, pasok po sa winner circle. Ano po yung assessment po natin sa chances po natin, especially you're running as an independent? Well, hindi ako mag-decision yan. I cannot assess dahil yung publiko yan ay mga tao. Mararamdaman mo lang. Saka I also have my decision. Kung talagang hindi ako pumapasok sa top 12 o ano, and I will withdraw. Simple lang naman. Ibig sabihin, baka hindi ako gusto ng tao for this privilege na maging senador. I can just come back in my show. Pwede naman ganun eh. Ang hangaran ka naman dito eh. Yun nga, makatulong talaga. Saka makagawa ng kabutihan. Makagawa ng batas. Makagawa ng batas sa ating mga kababayan. Kung nadidinig nyo lang araw-araw ang bulong sa akin ng bawat mahihirap, dudugo ang puso mo. Wala kang pambili ng ano eh, pagkain eh. Wala nga tapos makikita mo sa Senado, sa Congress, puro awayan ang awayan. Yung bang nakikita mo na, alam mo, napansin ko, pumunta ka sa mga probinsya, hindi naman nila pinapansin yung mga yan eh. Ang iniisip na yung kakainin ng kanilang pamilya. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kung paano mabubuhay yung pamilya, hindi naman nila papansin lahat yan. Sa aking pagkakalam, sa research, 94.7% ay mahirap sa ating bansa. Sir, you mentioned you want to file bills. Ano po in particular yung mga naisip po natin on top of your mind ngayon na mga bills for the poor po? Well, unang-una, gustong-gusto ko yung kay Senator Angara, yung sa senior, no? Kasi yung 20%, parang kulang yan eh. Kasi every year, tumataas ang mga gastusin natin sa lahat ng bagay, lalo-lalo sa gamot. Ako, ang pwede kong kung papalarin, pagkakalooban ng Diyos na manalo ko, maupo ko sa Senado, ang una kong i-adjust ko yung 30% sa mga seniors PWDs. Mahirap, maging mahirap, napakahirap, para kung bibili ng gamot. Parang tumatagal ng buhay na mahirap, walang pambiling gamot. I think yan ang pangalang isang bill. And then, sa mga bata, dalawang bagay lang eh. Ang kinabukasan natin eh, bataan eh. Dapat yung mga eskwela, wala nang bayad. Libre libro. Diba? Yun ang mga sa local government, sa nakikita ko, sa batas na ginagawa nila. Kung talaga magsisibisyo tayo sa bansa, sa bayan, unahin natin ang mamamayan eh. Hindi ang bayan. Kasi yan ang nagpapatakbo ng bayan, yung ating mga mamamayan. Dapat malusog yan. Dapat maayos ang pag-iisip. Dapat healthy. Dapat magandang pinagkakabukasan. Dapat nakakapag-aral. Dapat marunong sa buhay. Para hindi lagi dumidepende sa gobyerno. One last quick question. 1:45. Asan yung microphone? Sherian. Sir, magandang hapon. Opo, Sherian Torres, ABS-CBN. Sir, ano yung mga personal na paghahanda po ninyo na ginagawa ngayon? Kasi andun nga yung malaking possibility na isa sa mga araw na to, palarin kayo na maging senador. At syempre, alam naman po natin na maliban sa busilak na puso, mapupunta talaga kayo at mapupunta sa matindihang debate, lalo na kung ipaglalaban nyo yung mga panukalang batas po ninyo. So, paano po kayo naghahanda sa mga ganito? Well, hindi ako makikipag-debate. Hindi ako makikipag-away. Makikiusap ako at hindi ako haharap sa TV na nakikipag-away sa kanila. Pakiusapan namin to, ano bang dapat natin gawin para matulungan natin ito mga to? Ano bang batas na pwedeng gawin para naman guminhawa ang buhay natin mga kababayang mahirap? So I think yun ang pinaka-importante. Hindi mo kailangan ipakita sa TV na magbabangayan kami, pagalingan ng English, pagalingan ng ano, sinasabi. No, I don't think that's the right thing to do na maging ano ka, public servant. Lahat, mapag-uusapan eh. Lahat, pwede mong pakiusapan. My colleagues, pwede ba natin gawin to? May mga lugar tayo naghihirap. Napapansin ko sa bagyo, tuwing may bagyo, lagi may problema, tanggal ang bubong. Yung pupuntahan nila na dapat doon sila ma-accommodate, hindi din sila, binabaha din yun. Anong dapat na paraan? Isa yan sa mga nakikita ko. Kasi during the time na maraming may bagyo, pinupuntahan ko din yan.
na hindi naman ako public servant. Dahil gusto ko lang makatulong sa ating mga kababayan. Time's up? Yes po. Parang ako lang pinakamabilis ah. Hindi naman. Okay. Okay na. Thank you, sir. Okay, but anyway, maraming salamat. Chairman, maraming salamat kasi tinanong ko si Chairman yung mga rules. So, pwede pa ako mag-show hanggang February 10. Nanumpana bilang bagong DILG Secretary si dating Cavite Governor John Vic Remulla. Iyan ay matapos mag-resign ni dating Interior Secretary Benhur Abalos. Makarang magkain ng COC sa pagkasenador. Nakatutok si Mariz Umali. Nanumpa kanina bilang bagong kalihim ng Department of Interior and Local Government si dating Cavite Governor John Vic Remulla. Naroon ang kanyang kapatid na si Justice Secretary Boying Remulla na mga kasama niya sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinalitan ni Secretary John Vic si Benhur Abalos na nagbitiw para tumakbong senador sa 2025 elections. Tatakbo rin sanang muli si Remulla bilang governor ng Cavite pero nag-withdraw siya ng Certificate of Candidacy dahil hindi raw niya mahindian ng Pangulo nang alukin ng pwesto bilang DILG Secretary. Sabi ni Remulla, ang problema raw sa Pogo ang isa sa mga una niyang tututukan. Uunahin daw niyang ipasara ang Pogo sa Island Cove na nasa lalawigang kanyang pinamunuan. That will be the first one to be closed. No. And correction, it's not ours. It was our property but it's not ours. But that will be the first. Hindi daw sa kanya yon pero sa kanila yung property. Pinaglululoko niyo. Grabe mga lords, no? Wala na bang delikadesa? Grabe, pami-pamilya. Talagang sa gabinete ng Marcos administration, mga magkakapatid, ipasok mo talaga as one of your cabinet members? Si Boying Remulla at saka another Remulla, di ba? Kakapalan ng mukha. Sa totoo lang mga lords, di ba? Kumbaga delikadesa sana. Grabe talaga tong administrasyon na to. Magkapatid, magpinsan, ilalagay sa posisyon. Grabe. Wala na bang iba? Di ba? Buti pa si Tatay Digong dati. Diba? Parang dati may planong parang gawing House Speaker si Pulong. Pero anong sabi ni Tatay Digong? Sige, gawin nyo yung House Speaker. Magre-resign ako as President. Diba? Delikadesa. Ganyan dapat. Oh, si Rodriguez, kandidato ko ha? Yes! Magandang araw po sa ating lahat. Sa aking paghain ng aking kandidatura ay formal at opisyal na ho akong aplikante ninyo sa pagkasenador. At sa gitna ng tila nakabibinging katahimikan at pagkonsinti sa kaliwat kanang korupsyon at higit pang korupsyon, kagaya po ninyo, hindi ko rin matanggap na magpatuloy ang ganitong uri ng baluktot na pamunuan. Kung kaya nadinig ko at tumugon ako sa pakiusap ng ating mga overseas Filipino workers at tumugon ako sa hamon ng hakbang ng maisog na pamunuan ang tunay na oposisyon. Ako ay naghain bilang isang independent candidate bilang pagkilala at pagsagisag na ang tanging partido ay ang Republika ng Pilipinas at ang aking mga kaalyado ay kayong mga Pilipino. Nako, wala na. Finish na. Diba? And in-endorse din siya ni Tatay Digong. So, nako. Parang kailangan ko ng maglista. No? And unti-unti nang nabubuo ang 12 senatorial candidates ko. And ibabahagi ko rin yan sa inyo mga lords. No? Sana mga lords, ang iboto talaga natin sa 2025, di ba? Ay yung, of course, yung mga ini-endorso ni Tatay Digong. Importante yon. And at the same time, yung mga tatakbo na hindi puppet, hindi uto-uto,
at hindi, 'di ba? Hindi sunod-sunuran sa administrasyon ngayon. Yan ang mahalaga. Pag sunod-sunuran sa administrasyon ngayon, pagpikit mata sa grabing korupsyon na nangyayari, pero 'di ba? Kumbaga wala pa rin silang reaction or support pa rin nila yung mga pinaggagawa ngayon, wag na wag na wag natin silang iboto. Ang iboboto natin, sure ako, pag Team Duterte at i-endorso ni Tatay Digong, sure bull yan. Kailangan makabalik ang mga pro-Duterte sa 2025 preparation sa 2028. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!